niya sa ating buhay na nandito pa tayo in spite of the pandemic, but nandun pa rin yung protection at pag-iingat ng Panginoon sa ating lahat. Praise the Lord. Praise the Lord. At ang opening natin, kanta muna tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Alam niyo yung kanta na very familiar sa ating lahat, yung Ang Tanging Alay Ko. Amen. So, pwede mo upload ko. Sige. Salamat sa Diyos. Yes. Let's welcome the presence of the Lord in our midst. Walk, walk.
yung araw, mga kapatid, kung saan ay Thanksgiving Day ng ating unit. So in the whole year, mga kapatid, we are thankful to the Lord and celebrate His goodness na wala ang nagkasakit sa atin, mga kapatid, the whole year. Hallelujah. Nandun ang protection ng Panginoon palagi sa bawat sa. This is the day that the Lord hath made, mga kapatid. Kunahin man natin yung celebrate, Jesus celebrate. Hallelujah. Back to the time. Yes, sir.
Palakpakan po natin ang Panginoon. So happy Thanksgiving, Unit 6. Amen. It's really a great victory for everyone. Yes. Amen. Nakaabot tayo mga kapatid ng nitong December na naman for the whole year. Yes. Isang magandang victory kasi bawat isa nandito pa kayo ngayon. Amen. 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 You know why mga kapatid? Dahil marami po mga kapatid sa ganitong panahon. Naririnig niyo po ba ako? Yes! Sa ganitong panahon, praise God na nandito ang pandemic, marami po ang spirit ng panlalamig ang siyang kumikilos. Pero salamat, nandito po tayo ngayon. Na nagpapasalamat, nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya sabi mga kapatid dito sa 1 Corinthians chapter 15, verses 57 to 58, "But thanks be to God, who give us the victory, amen, through our Lord Jesus Christ." Amen. Sino nagbibigay ng victory? Jesus Christ. Thanks be to God, amen, who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Therefore, sabi niya, may nagbibigay ng victory sa atin. Mayroon tayong Panginoon. Praise God. Amen. Kaya sabi niya, therefore, pag sinabi nating therefore, mga kapatid, for this reason, kaya nga, dahil may victory na tayo, so ang reason nito, sabi dito mga kapatid, amen, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. God give us the victory. Mga kapatid, another victory, nandito tayo ngayon sa paglilingkod, katulad ng nasabi ko kanina. Ilan na mga kapatid sa ating mga kaibigan o sa family natin dahil sa ang church natin ay naging on and off, walang church mga kapatid, tapos meron naman, nagkaroon na namang church, tapos wala na naman. Salamat ngayon, meron ulit, tuloy-tuloy na. Amen. So marami ang naapektuhan ang kanilang paglilingkod sa Panginoon. Amen. Marami mga kapatid ang nadapa. Ewan ko bakit sila nadapa, mga kapatid. Nadapa dahil sa maraming nakikita, hindi nakafocus. Maraming hindi nakapagpatuloy. Praise God. Kaisang malaking victory, andito ka ngayon. For the whole year, 2021, patapos na. Amen? Last month na tayo ngayon. Ilang weeks na lang, 2022 na. Praise God. So parang sa 2021, eto na, pa-finish line tayo, mga kapatid. So kailangan tuloy ang takbo. Amen. Kailangan tuloy ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen, mga kapatid. Dahil, sabi nga mga kapatid, Lord, maari sa atin, sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, may orasan na po, ha? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, marami sa siguro sa paglilingkod natin, marami tayong mga nalagas sa buhay natin. Yung mga dahon natin, mga kapatid, no, yung mga maaring bunga natin, nalagas. Pero isang napakagandang bagay, yung root, yung foundation natin sa paglilingkod, hindi ito nauuga.
Hindi ito nawawala sa foundation, mga kapatid. At yun ang napakaganda. Dahil kapag kahit na naka-incline ka na ng gano'n, nakaling kang gano'n, praise God, nakatumba ka. Pero yung root mo nandun pa rin, mga kapatid, matibay pa rin. Kahit nakaganyan ka na, tutubo ka pa rin. Amen. Meron pa rin sanga na tutuwid. Maaring yung trunk, mga kapatid, no, na nasaktan ka ng kaaway, mga kapatid, medyo yung faith mo medyo natagilid siya, mga kapatid. Pero yung connection sa Panginoon, yung foundation natin, dapat malalim pa rin siya. Amen. Dahil kapag ka malalim pa rin yan, amen, mayroong isang sanga na tutuwid. Amen. At kung ano ang nawala, mga dahon, mga bunga, mga kapatid, babalik yan. Yes. Basta kapit lang sa pinakailalim, rooted and build up sa Panginoon, sa ating pananampalataya, mga kapatid. Eh, kada nakikita natin, maari, no, ang Unit 6, medyo marami pong nalagas, marami po ang hindi na nakapagpatuloy, pero kapit lang tayo. Kapit kamay tayong gagawa, mga kapatid. Amen. Medyo natagilid tayo. Amen. Mayroon at mayroong sanga. Babang. Basta nandyan kayo. Nandyan ang bawat isa, mga kapatid. Amen. Na nagtutulungan sa ating Panginoon. Palakpakan po natin. Amen. Praise God. So mga kapatid, malapit na ang ating finish line. So you must be alert. Dahil mga kapatid, ang fight natin is close fight. Vulnerable target tayong lahat ng kaaway, mga kapatid. Amen. Hindi siya titigil hanggat hindi tayo babagsak. So, close fight, mga kapatid. Amen. Kaya anong sabi, mga kapatid, ni Pablo? Amen. Look unto Jesus. Set your affection on things above, not on things on this earth. Amen. Dahil kapag ka sa laban na to, hindi tayo nakapokus sa ating Panginoon, marami tayong tama sa kaaway. Baka bugbog sarado tayo at hindi tayo makabangon. Pero we have victory, di ba? Pero kung hindi tayo nakapokus sa Panginoon, nabibigay ng victory sa atin. Amen. Bagsak tayo. Eh sabi dito, mga kapatid, don't look on the worldly pleasure. Huwag tayong tumingin, mga kapatid, sa mga worldly pleasure. Yan ang magpapabagsak sa atin dyan, mga kapatid. Abstain from all appearance of evil. Pangalawa, mga kapatid, don't look on the riches of the world. Kapag ka napasok na tayo, mga kapatid, ng materialism, amen, napasok na tayo, mga kapatid, the riches of the world, amen, yan ang hihila sa atin. Amen. Hindi tayo nakapokus sa Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, amen, don't look on the affliction or sufferings of your life. Huwag kang titingin doon. Saan tayo titingin? Sa Panginoon lang. Sa Panginoon lang. Dahil ang lahat ng affliction na to is for our own sake, para lalago tayo. Pangalawa, it's just life and for a moment. For a moment lang yan, mga kapatid. Kaya meron pong Holy Ghost na nagbibigay sa atin, mga kapatid, nagre-renew sa atin day by day. In second Corinthians, mga kapatid, chapter 4, verse 16. For which cause we faint not, but though our outward man perish, our outward man perish, mga kapatid, but our inward man renewed day by day, kung tayo po ay magpapatuloy. Nakakaramdam tayo ng sakit, ng pain, discouragement, mga kapatid, no? Karamdaman, outward man. But there is an inward man in us that is renewed day by day by the Spirit of God. Kung tayo magpapatuloy at titingin lang sa Panginoon. Amen. Amen? Mga kapatid, sa Panginoon lang. Huwag tayong tumingin sa iba. Mga kapatid, matatamaan ka. Huwag tayong titingin sa riches of the world, matatamaan ka. Huwag tayong titingin kung anong mga sufferings na to, sa iba, matatamaan ka. Look unto Jesus. Amen. Who give us the good word. Amen. God bless you po. Keep up the good word. Thank you, Cynthia, for the word of God. Sila po ang ating advisor.
Thank you po sa salamat prayer, po, Pastor Prado. Why don't you thank you? I love you, Anna.